Filipino 5, Quarter 2, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay pagsagot sa mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon at pagbibigay ng hinuha sa napakinggang teksto. Hello kids, it's me, Teacher Frel. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for the latest video. You can also follow my Facebook page, Teacher Frel TV. Welcome back mga bata! Sa araw na ito ay pag-aaralan natin sa asignaturang Filipino ang pagsagot sa mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon at pagbibigay ng hinuha sa napakinggang teksto. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na masasagot mo ang mga tanong sa binasang tekstong pang-impormasyon at makapagbibigay ka ng hinuha sa kalalabasan ng mga pangyayari sa napakinggang teksto. Basahin at unawain ang sumusunod na kaisipan. Ano ang nais ipahiwatig ng bawat isa? Una, ang anumang nais sabihin ay makapitong beses na pakaisipin sapagkat anumang salita ang mamutawi sa bibig natin, hindi na ito maibabalik pa lalo na't nakasakit na ito ng damdamin. Ang pangalawa naman ay karapatan ng bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga kaisipan, opinyon at pananaw, kahit na ito ay taliwas o hindi katulad ng opinyon o pananaw ng ibang tao. Ngayon naman ay basahin at unawaing mabuti ang kwento. Ang pamagat ng kwento ay ang mga pako sa pader. May isang batang lalaki na mainitin ang ulo. Madali siyang magalit at nakapagbibitiw siya ng masasakit na salita sa kanyang mga kaibigan, kaklase o kung sino man ang nakatatanggap ng kanyang galit. Mahal na mahal siya ng kanyang ama, kaya gusto ng ama na mabago ang ugali niyang ito. Dinala niya ang kanyang anak sa bakuran at binigyan siya ng martilyo at mga pako. Anak, bili ng ama. Tuwing iinit ang ulo mo at magagalit ka, kumuha ka ng martilyo at isang pako at ilagay mo sa pader. Hindi naiintindihan ng bata kung bakit niya ito kailangang gawin. Subalit bago pa man matapos ang unang araw, 30 pako na ang nailagay sa pader. Habang tumatagal, natuklasan ng bata na mas madali palang pigilin na lamang ang kanyang galit kaysa magbuhat ng mabigat na martilyo at magpukpok na naman ng pako sa pader. Lumipas ang araw at natutuhan niyang pigilin ang kanyang galit at maging mahinahon. Kung noon, 30 pako ang nadadagdag sa pader araw-araw, unti-unti itong nabawasan at naging 15, 10, 2, at isang pako na lamang sa bawat araw. Dumating ang araw na hindi na nagalit ang bata ni isang beses. Pumunta siya sa kanyang ama at masayang ibinalita ito sa kanya. Pinuri siya ng kanyang ama at binigyan ng bagong gawain. Sa bawat araw na lumipas na hindi siya magagalit, magtatanggal siya ng isang pako mula sa pader. Ginawa niya ito. At pagkatapos ng napakahabang panahon, natanggal na niya ang lahat ng pako mula sa pader. Ama, nagawa ko na po ang inyong iniutos. Wala na pong natirang pako. Pumunta ang ama sa bakuran at tumayo sa harap ng pader. Ipinagmamalaki kita, anak, sabi ng ama. Nagawa mong baguhin ang iyong ugali at hindi ka na madaling magalit. Subalit tingnan mo ang pader. Tinuro niya ang pader na dating makinis, subalit ngayon ay punong-puno na ng maliliit na butas. Tuwing magagalit ka at magsasalita ng masakit sa iyong kapwa, parang naglalagay ka ng pako sa pader.
maaari kang humingi ng tawad at maaari mong tanggalin ang pako, subalit may butas na matitira sa pader. Hindi na ito magiging katulad ng dati. Tumahimik ang bata at nag-isip ng matagal. Nasaktan niya ang kanyang mga kaibigan at kamag-aral dahil sa masasakit na salitang sinabi niya. Patawarin ninyo po ako, Ama. Mula ngayon, sisikapin kong huwag nang dagdagan pa ang mga sugat ng ibang tao. Naibigan niyo ba ang kwento, mga bata? Ngayon ay dumako na tayo sa pagsasanay bilang isa. Sagutin ang mga tanong tungkol sa nabasang sanaysay. Isulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Para sa unang katanungan, bakit naisipan ng ama na ipagawa sa anak ang paglalagay ng mga pako sa pader? Tama! Dahil mahal na mahal siya ng kanyang ama, kaya gusto ng ama na mabago ang ugali niyang ito, kaya ipinagawa niya sa anak ang paglalagay ng mga pako sa pader. Para naman sa pangalawang katanungan, bakit nabawasan ang bilang ng pako na nadaragdag sa pader araw-araw? Tama! Dahil natutuhan niyang pigilin ang kanyang galit at maging mahinahon, kaya unti-unti itong nabawasan. Pangatlong katanungan, ano ang nangyari nang matanggal na ang lahat ng pako mula sa pader? Tama! Ang pader na dating makinis, ngayon ay punong-puno na ng maliliit na butas. Pang-apat, ano kaya ang mangyayari kapag may nagawa ulit na mali ang kaibigan ng bata? Tama! Maaring maging mahinahon na ang bata sa kanyang pananalita at ayaw na niyang makasakit ng damdamin dahil natutunan na niyang pigilin ang kanyang galit. Panglimang katanungan, ano ang mensahe ng kwento para sa iyo? Ang mensahe ng kwento para sa akin ay maging mahinahon sa iyong pananalita at isipin muna ang iyong sasabihin kung ito ay makakasakit ng damdamin. Matutong pigilin ang galit upang hindi makapag-iwan ng sugat sa damdamin ng iyong kapwa. Pang-anim, ano pang ibang kwento ang nabasa mo na may magandang paksa o mensahe? Ang iba pang kwento na nabasa ko na may magandang paksa o mensahe ay Ang Mabuting Samaritano. Para naman sa pagsasanay bilang dalawa, basahin at sagutin ang mga tanong. Isulat ang letra ng sagot sa iyong sagutang papel. Una, bakit naisipan ng ama na ipagawa sa anak ang paglalagay ng mga pako sa pader? A. Gusto niya itong parusahan. B. Gusto niya itong turuan ng leksyon. C. Malapit nang masira ang kanilang pader. D. Upang malaman kung matibay ang pader. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Gusto niya itong turuan ng leksyon. Pangalawa, ano ang nagagawa ng bata kapag nagagalit siya? A. Nasisiran niya ang kanilang bahay. B. Nakikipagsuntukan siya sa kanyang mga kaklase. C. Hindi niya kinikibo ang kanyang mga kaibigan at kaklase. D. Nakapagsasalita siya ng masasakit sa kanyang mga kaibigan. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Nakapagsasalita siya ng masasakit sa kanyang mga kaibigan. Pangatlo, bakit nabawasan ang bilang ng pako na nadadagdag sa pader araw-araw? A. Naubos na ang mga pako ng bata. B. Tinamad ang bata at hindi na sinunod ang utos ng kanyang ama. C. Nahirapan na ang bata sa pagpukpok ng pako sa pader. At D. Natuklasan ng bata na mas madaling maging mahinahon kaysa magalit. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter D. Natuklasan ng bata na mas madaling maging mahinahon kaysa magalit. Pang-apat,
Ano ang nangyari nang matanggal na ang lahat ng pako mula sa pader? A. Muling naging makinis ang pader. B. Nagkaroon ng maliliit na butas ang pader. C. Pininturahan muli ang nabutas na pader. D. Gumuho ang pader at kinailangang ayusin muli. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Nagkaroon ng maliliit na butas ang pader. At panglima, ano kaya ang mangyayari kapag may nagawa uli na mali ang kaibigan ng bata? A. Pagagalitan niya ito at pagsasalita ng masasakit. B. Mahinahon niyang sasabihin kung bakit mali ang ginawa ng kaibigan. C. Maglalagay muli ang bata ng napakaraming pako sa kanilang pader sa bahay. D. Kakausapin niya ng masinsina ng kaibigan para hindi siya gumawa ng pagkakamali. Ano ang tamang sagot? Magaling! Ang tamang sagot ay letter B. Mahinahon niyang sasabihin kung bakit mali ang ginawa ng kaibigan. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang tatlo. Basahin muli ang kwentong Buhay Ko ang Ilog. Isulat ang iyong hinuha o palagay kung patuloy na masisira ang ilog. Mga bata, maaari niyong i-post ang video na ito upang mabasa niyo ang kwentong ito. Narito ang kwento. At narito naman ang halimbawang sagot para sa gawaing ito. Kung patuloy na masisira ang ilog, maaaring maubos na ang mga isda na ating makakain at isa sa pangkabuhayan ng mga mangingisda. Wala na ring lalanguyan ng mga tao kung ang ilog ay marumi na. Dapat nating alagaan at ingatan ang ating katubigan dahil ito ay bigay sa atin ng may kapal upang tayo ay mabuhay ng masagana. Para naman sa pagsasanay bilang apat, dugtungan ang mga pangungusap sa ibaba ng nais mong salita. Isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Una, hindi po ako sumasang-ayon dahil maaaring ikasira ito ng mga ilog at maaaring maubos na rin ang mga isda. Pangalawa, iba po ang pananaw ko. Sa tingin ko po, mas magiging malinis at maayos ang ating kapaligiran kung paghihiwalayin ang mga basurang nabubulok sa mga basurang hindi nabubulok. Pangatlo, maaaring tama po kayo pero hindi po kaya ng aking konsensya na mawala ng tirahan ang mga pamilyang matagal nang naninirahan sa lugar na iyon nang dahil lamang sa gagawing kalsada. Pang-apat, salamat po sa inyong mungkahi o opinyon. Ngunit, hindi po ako sang-ayon sa gagawin ninyong proyektong pagpapalawak ng kalsada. At panglima, naniniwala po ako na mas mabuting maging mahinahon sa pakikipag-usap sa kaibigang nakagawa sa iyo ng mali upang mas madali niyang maunawaan ang kanyang pagkakamali. At sa pamamagitan nito, magiging maayos pa rin ang inyong samahan, kahit na ito ay nag-iwan na ng lamat sa iyong puso. At para naman sa panghuling pagsasanay bilang anim, puna ng patlang, isulat ang iyong sagot sa sagutang papel. Batay sa aking napag-aralan, ay may karapatan ang bawat tao, bata man o matanda, na magpahayag ng kanyang mga kaisipan, opinyon at pananaw. Kailangan lamang na ako ay maging magalang sa pagtanggi sa lahat ng pagkakataon at gagamit ako ng magagalang na pananalita sa taong aking kausap. Ayan mga bata, naunawaan niyo ba ang ating aralin sa araw na ito? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin.
Hanggang sa susunod na video lesson, paalam! Thanks for watching!